Hello, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So, this is Gimelon. Welcome back for another tutorial guys, no? So, welcome back for another video. So, today's video guys, gagawin naman tayo ng trending effects guys or trending shakes dito sa CapCut na, which is itong turbulent shakes guys, which is smooth turbulent. So, yeah. So, before natin start yung video na ito, make sure nakasubscribe na kayo and hit the notification bell para update kayo agad sa next video nating upload. Okay, so yeah, so let's start na guys, no? So dito, so yeah, so dito sa new project natin guys, ilagay ko lang dyan automatic yung sounds, tsaka itong markings or yung beats, tsaka yung mga clip guys. Okay, ini-align ko lang sa mismong beat yung mga clips. Ayan, so ayan, naglagay lang ako ng limang clips, no? So bali ganito yung normal na ano niya guys, transitions. So smooth slow mo lang yan, no? So dito sa last part, as you can see, meron pa siya ano dito, so add kayo ng white overlay dyan guys para sa flash effect sa last part or fade out effect. So punta lang sa stock videos, add lang kayo ng white overlay, then add, split lang natin sa pina last part ng song, then delete the last part of this overlay guys, then zoom. After that, click nyo to animations guys, dito tayo sa out, mag fade out kayo guys, full duration siya lang. Okay, next, dito is add tayo ng blink effects dito or black flash guys. So add lang kayo ng effects, video effects. Punta sa trending tayo now, which is hanapin lang natin dito yung black flash ito. Okay lang natin, make sure guys, adjust nyo ito ng speed ng 100 guys. Okay, ganyan, 100 nyo lang. So next, proceed na agad tayo guys. So bali, yes, dito sa pinaka clips natin guys, start na agad tayo maglagay ng shakes, no? So unahin natin itong pinaka dito guys, to. Dito tayo mag-start do, no? So add kayo dyan ng effects, punta tayo sa video effects. So first guys, dito tayo sa nightclub, no, which is itong, add kayo dito guys ng longitudinal jitter, okay? Then adjust lang natin dito na part, dyan sa half, okay? So ano nyo lang, no, isabay nyo lang guys yung pag ano nya, adjust nyo lang siya, zero nyo yung speed, okay? Ayan, so isabay nyo lang yung pag-pump nya guys, pump down. Sabay nyo lang yung pag-pump down sa next transitions or next clip. Ayan. Okay, so next, after dito guys, so, yan. So, copy lang natin to, then paste na agad natin sa next part. Here. Okay, wait lang, adjust. Yon. So, ano nyo lang, no? I-align nyo lang yung ano nya, or isabay nyo lang yung pag-pump down sa next transitions. So, then, copy again this one, then paste into the next part or next clip. Okay, and after that, so, ganyan. So, alternate nyo lang, guys, na. Okay. So, after dito, mga load, so, next, balikan to na yung kalabasan nyo, guys. Ayan. Okay, so after that, so ganyan na yung kalabasan nyo dyan guys, no, medyo nagpa-pump down na siya. So next agad natin gagawin mga loads, o itong clip na to. So next step, every clip guys is i-retouch natin siya guys, no. So ito yung first clip guys, click nyo lang, then hanapin nyo dito yung retouch. Then click itong body, okay. So dapat naka-manual siya guys, and click nyo itong slim, naka-manual, naka-slim, okay. So yung gagawin nyo lang, ayan, manual tsaka slim, no? Yan yung anong dyan, step. Okay lang muna natin, no? So, dito, first and last part, guys, add lang yung keyframe. So, first and last. So, click mo lang clip. Punta muna tayo sa retouch. Then, body slim. Ayan, puri keyframe lang sa first part. Okay? And next, dito sa last part, click the body again. Then, puri keyframe. Okay? Huwag nyo lang siyang galawin tong manual na, ano dito, adjustment. Puti keyframe ang both sides sa first and last. So, click again this body and click itong keyframe guys, yan. Para sa first part. And next, dito sa last part, click body again and click this keyframe. Okay, puti keyframe both sides sa first and sa may last. First part and the last part. Puti keyframe. Okay, so next, same step. Puti keyframe sa first part. And dito sa last part, click the body and puri keyframe. Okay, sundan nyo yung steps guys. Next, after dito mga loads, so next natin gagawin is yung first keyframe guys, adjust na agad natin siya. So dito, yung first keyframe yung dyan sa first part. Okay, so punta muna tayo sa retouch. Body, click nyo itong sa slim guys.
slim, no? I-adjust nyo muna to into negative 50. And i-ano nyo to, guys? I-wide nyo to. I-wide nyo to sa ibaba, ay sa taas. Ito, i-wide nyo siya. Ayan. Kilahin nyo lang yun sa gilid. Okay. Para ganito yung alabasan niya. Ayan. Okay. So, same step yung gagawin nyo dyan, mga Lodi. So, next. So, every first part lang dito. Sa first part again, sa first keyframe, click this retouch again. Click the body. And i-negative 50 nyo to. Then, i-wide nyo to, guys. Ayan. Okay. So, proceed next step or next clip. So, the first keyframe again for the first clip here. Dito yung first keyframe na sa unahan. So, click the retouch again. And click this body and ito, guys, i-negative 15 yung slim. Then, i-wide nyo tong sa taas. Ito sa pinaka-screen niya. Then, okay. Okay, so ganyan. So, next, itong last clip, no? I-negative 15 nyo lang. Then, i-wide nyo to. Ayan. So, ganyan, guys. Okay, so, bali ganito yung alabas na dito. Ayan. Ayan. Nagto-turbulent na siya, guys. So, next. After dito, mga Lod. So, lagay na agad tayo ng animations each clip, mga Lodi. So, ayan. Anyways, ganyan yung alabas na niya dyan, mga Lodi. No? So, kulang pa yan. So, dito, guys. Unahin natin tong una. So, itong pinaka-first clip. Unahin natin yung lagay ng animations. Sa in, no? So, first, add lang ng fade in. I-1.5 seconds niya lang to, no? Durations niya. Para mag-fade in yung transitions dyan, guys. Okay lang muna natin. And the proceed na sa next part dito. Animations again. Click this, ano, sa in, no? Which is itong flash in. This one. Okay, ito, guys. Nagagamit ko yung pro effect nito, guys. Ng CapCut. Makaka-export kayo dito, guys. Pag dinaload niyo yung CapCut Pro dyan sa comment section, guys. Download niyo lang para magamit nyo tong effects lahat dito, guys. Which is free lang to magamit and free nyo lang ma-export, guys. So, download nyo yung CapCut dyan sa comment section, guys. Lagi ko lang link. So, if all durations nyo lang to, no? Ayan. So, next, same. Flash in, then full durations nyo lang. Okay, flash in again and full duration. And the next here, flash in and full duration. Ayun. Okay, so ganyan. After dito, guys, so ganito yung alabasan niya. Ayun, okay, sobrang smooth niya dito, guys. So next agad natin gagawin, guys, every to the last part ng clip, add tayo dyan ng black overlay. So here, dito, ayan. Add overlay lang kayo, guys, dyan, no, para sa fade out effect din natin. Stock videos, add kayo ng black overlay, no, fill screen. And split nyo lang dito sa may last clip, okay? Then delete the last part. And i-click nyo to, guys, itong black overlay. Click nyo tong opacity, I mean, is 70 nyo lang, guys. Then okay. After that, punta kayo sa animation. Add kayo, guys, ng feed in. Then okay. Ganyan. Okay, then copy nyo lang to, guys. Then i-paste nyo sa next part. Ayan. Okay. Ganyan. So next, copy again. And i-drag nyo siya dito sa every last part ng clip. Okay. Ganyan. Then the next, same. Copy and then drag here. Okay. So next, so bali, next part, guys. So dito sa pinaka first part, so bali ganyan kalabas nyo dyan. Ay, ganyan, sobrang smooth yan yung mga Lodi, no? So after that, so dito sa pinaka first part, guys, add lang yan ng effects, guys, para mag-add tayo dyan ng play pendulum video effects. So punta lang tayo sa my night club, no? And then wait lang, ito, night club, then play pendulum, guys. Okay nyo lang, then i-adjust nyo siya dyan. Ayan. Then click this adjust. Intensity change lang, guys, mga 10. Okay. So ganyan. And yes, okay lang natin, guys. And yes, export na agad natin to, mga Lodi. Okay. So anyways, ganyan yung previous niya. So yeah, export na agad natin to, guys. So ganyan lang basic yung tutorial natin for today's video, mga Lods. So sana
enjoy kayo, no? And sana marami kayo natutunan sa video natin. Gusto niyo ng next tutorial, guys, just leave a comment below para gagawin natin yan for our next video. So, thank you so much for watching this video, mga lods. So, yeah, subscribe na sa mga bago pa lang dyan and hit the notification bell para update kayo next video. Thank you so much for watching this video and yeah, so see you in my next one. Bye!